Yes, hello mga tropa. Once again, this is Pancha and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos na i-upload. And for today's video, ay hihimay natin ang mga importanteng steps kung paano ma-monetize sa YouTube gamit ang mga shorts videos at kung paano kumita ng pera dito. Kaya kung isa ka sa mga kakaumpisa pa lamang dito sa YouTube o di kaya isa ng matagal na small YouTuber at di pa rin na-monetize o na-approve sa YouTube Partner Program or YPP dahil hindi mo pa rin ma-reach hanggang ngayon ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour, pues ito na ang sagot sa problema mo. Kung gusto mong madaling ma-monetize sa YouTube, well, mag-shorts ka. Shorts. Ang shorts ay yung maiikling video sa YouTube na 60 seconds or less yung haba. Alam nyo ba na mas madaling makakuha ng maraming views and engagements gamit lamang ang shorts sa YouTube kumpara sa mga ina-upload nating mga mahahabang videos? Dahil kasi ito sa pinaunlad na algorithm nito na pantapat ng YouTube sa TikTok at iba pang kahalintulad na app. Kaya kung ma-reach mo na ang 1,000 subscribers at naghahabol ka pa para makumpleto mo ang natitirang 4,000 watch hours, eh madali mo itong makukuha sa pamamagitan lamang ng pag-upload ng maraming shorts. Monetize your shorts. Dahil kamakailan lang ay naglabas na ng anunsyo yung YouTube na pwede nang ma-monetize ang shorts at maging parte ng YPP or YouTube Partner Program. At magsisimula yan ngayong February 1, 2023. In other words, may dalawang paraan na para ma-monetize ka sa YouTube. I-meet mo lang ang mga requirements na ito. Ang unang way ay pwede kang ma-monetize sa tulong ng iyong 1,000 subscribers plus yung 4,000 hours na watch time in the last 12 months. At yung pangalawang paraan naman ay pwede kang ma-monetize sa YouTube sa tulong ng iyong 1,000 subscribers plus 10 million public views gamit ang YouTube Shorts in the last 90 days. So yung pangalawang option, yun yung pinakabago at pinakamabilis na way para ma-monetize sa YouTube. So, kailan ba mag-uumpisang magbilang si YouTube gamit yung mga shorts views? Especially kapag meron ka nang na-upload na mga shorts noon pa man sa iyong channel bago pa lamang nailabas ang anunsyong ito. Well, base sa kanilang updated terms, kung ikaw ay nag-upload ng shorts simula noong October 2022, counted siya at pasok yan sa 10 million views na required sa YPP. At kung pagdating naman ng mid-January 2023, yung mga creators na naka-reach na ng kanilang 1,000 subscribers and 10 million views mula sa kanilang mga shorts na in-upload sa loob ng 90 days ay eligible na at pwede na mag-apply sa YPP or YouTube Partner Program. Kaya mag-upload ka lang na mag-upload ng maraming shorts hanggang ma-reach mo ang total 10 million views sa lahat ng mga shorts videos mo. At starting February 1, 2023, at kung eligible ka na sa shorts monetization, pwede ka nang kumita sa mga ads na lalabas sa mga shorts videos mo na in-upload. Tapos, may updated terms pala si YouTube regarding sa shorts monetization. Kapag hindi mo ito na-accept agad, ay hindi ka magiging eligible sa shorts monetization. At kung monetize na yung channel mo, ay posibleng mawala ito kapag hindi mo in-accept yung bagong terms nila na inilabas. Don't you worry guys, meron akong video dito para turuan ka kung paano i-accept yung mga terms na yan. At nasa description na yung link niyan. At kung ma-reach mo na lahat yung mga requirements doon sa pangalawang option para ma-monetize, of course, pwede ka na mag-apply sa YouTube Partner Program or YPP. At may video din ako dito kung paano ma-approve sa YPP in less than 24 hours. So, panoorin nyo lang din yan. At nasa description na din yung link niyan. YouTube Shorts funds no more. Then, kasabay ng paglakip ng shorts sa YPP, ay sabay ding mawawala yung bonus monthly sa mga shorts na ina-upload natin. Kung maaalala nyo ay naglabas ng anunsyo yung YouTube noong 2021 na naglaan sila ng budget na $100 million shorts funds para sa mga creators bilang monthly bonus sa kanilang mga ina-upload na mga shorts. Ang halaga ng bonus na matatanggap ng mga creators ay nasa pagitan ng $100 to $10,000 monthly. At depende yan sa performance ng shorts na in-upload sa buong buwan. So beginning February 1, 2023 ay mawawala na ito dahil magkakaroon na ng kita ang mga shorts sa ads. And of course, mangyayari lang yan kung eligible na yung channel ng creator sa YPP. So habang may time pa, ibibigay ko sa inyo yung mga requirements sa bonus. So una ay mag-post ka ng mga videos sa loob lamang ng 180 days. Of course, shorts yan at hindi yung mga videos sa TikTok. So sa paggawa ng shorts ay dapat at least
less than 60 seconds yung video. Number 2, at least dapat 13 years old ka. And of course, number 3, dapat mag-follow sa YouTube community guidelines and monetization policies. At number 4, dapat nandyan ka sa country na eligible. At kapag ma-meet mo na ang lahat ng mga requirements na ito, ay pwede ka na mag-upload or mag-run ng mga shorts at makakatanggap ka ng bonus. At kung mapipili, ay ikokontak ka ng YouTube within first week of the month. At meron ka na lamang hanggang 25th ng same na buwan para ma-claim ang iyong bonus. Kaya lang, kailangan mo din mag-upload ng maraming shorts at magpa-trend para lang makatanggap ng bonus. So yun pala yung una at pangalawa nating paraan kung paano kumita sa shorts. Yung susunod naman ay isang paraan kung paano ma-monetize or kumita sa shorts kahit hindi mo na-reach yung requirements for monetization sa YPP. Brand deals and sponsorship. So kung may 1,000 subscribers ka na at nahihirapan ka pa rin maabot yung 10 million views sa lahat ng shorts na in-upload mo, and of course dahil din sa matinding competition at atat na atat ka ng kumita sa YouTube, ito yung best option para sa'yo. Alam mo ba na isa sa mga ginagawa ng mga small YouTubers ay yung tinatawag na brand sponsorship. So kung yung isang brand ay mag-sponsor sa'yo, of course, babayaran ka nila para mag-promote ng kanilang products sa iyong channel. Simple lang kasing ginagawa dito, guys. Hindi mo kailangan ng million views at subscribers para lamang magkaroon ng brand deals. Right audience lang at kung paano ka mag-promote. Sa panahon kasi ngayon, guys, marami talagang nanonood sa mga shorts. Kasi yung ginagawa ng mga viewers ay nakatihaya lang, tapos scrolling lang ng kanilang mga cellphone sa kanilang free time. So hindi ka mawawalan ng audience. Yung ibang creators, naghahanap talaga ng sponsors. Sa iba naman, yung sponsor talaga yung lumalapit sa kanila. Yung sponsor na mismo yung kumukontakt sa kanila dahil nakita ng sponsor yung magandang performance ng kanilang mga ina-upload na videos. So yan, depende sa'yo kung ano yung diskarte mo. So, to summarize it all, sa ngayon, may tatlong paraan kung paano ka kumita gamit ang short sa YouTube. Una, ay pwede mo itong gamitin para makakuha ng bonus, kaya lang hanggang February 1, 2023 na lang siya. Number 2, pwede mo itong gamitin para makakuha ng brand deals or sponsors. At number 3, sa shorts, pwede kang kumita ng pera sa mga revenues galing sa mga ads na lumalabas sa mga shorts videos if eligible ka na sa YPP. And that's all for today, mga katropa. Once again, thank you so much for supporting Panchastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano nyo mapalago ang inyong small business. Bye-bye!